Mahigit 300 OFW ang nakasama sa repatriation ngayong araw, ika-12 ng Hulyo taong 2021. Masaya ang ating mga kababayan na makakauwi na sila sa kani-kanilang mga pamilya at nakatanggap sila ng halagang $200. So, ito nga, andito tayo sa airport ngayon dahil first batch ng repat ngayon ng mga kababayan natin. Good news kasi yung mga kababayan natin may makukuha silang financial assistance galing dito. So, abangan natin kung paano nila makukuha at saka magkano yung makukuha nila na financial assistance galing sa ating gobyerno. Isa pang good news is hindi na kailangan pumunta ng Dubai. Nandito lang ito sa Abu Dhabi Airport. So malapit na. Hindi natin tawag dito. Hindi na kailangan ng maraming proseso. Sila ang mga kababayan natin na nagabil ng repatriation. Nang dahil sa COVID, nawalan sila ng trabaho. Wala mang ipon, wala silang choice kundi ang umuwi na lamang sa kani-kanilang pamilya. Alam nating lahat na namimiss na nila ang kani-kanilang mga pamilya at excited na silang mayakap sila. Matagal na panahon na hindi nila nakasama, ngayon ay eto na yung pagkakataon at makakauwi na nga sila. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Abu Dhabi Airport sa July 12 batch ng repatriation program ng Pilipinas para sa mga OFW yung na-stranded sa UAE. Ayan po. Nag-aantay lang po kami ngayon for our check-in. And then after noon, sabi po sa amin na nasa embassy na pupunta daw po kami, bago daw dumiretso sa immigration, bibigyan daw po kami ng financial assistance dito mismo dahil kapag nasa Pilipinas daw, ay wala daw masyadong DFA officials or personnel doon, kaya dito na lang nila ibibigay. Ayan po. Kami po yung mga mapapalad na OFW yung napasama sa July 12 repatriation program. Masaya ang ating mga kababayan dahil hindi lang sila makakauwi sa kani-kanilang pamilya, nakatanggap din sila ng halagang $200 galing sa DFA na magiging panimula nila pagdating nila sa Pilipinas. Financial assistance galing DFA. Ayan, hindi po ako OWA member pero nakakuha po ako ng financial assistance. Thank you, DFA. Kasama ka sa repat, di ba? Yes. At nakakuha ka na ng confirmation na kasama ka ngayon? Yes po, kahapon, nung nakaraang araw, tumawag sa akin yung embassy for confirming yung anong ticket ko. Mm-hmm. So aware ka na mayroong nare-receive na $200? Hindi po. Kahit hindi ka active ng NAWA member? Hindi rin po. Active naman ako pero wala akong naririnig na may makukuha. So ngayon na alaman mo na mayroong ganun, ano yung masasabi mo, sir? Kasi yung mga kababayan natin na-stress na sila na nani-depress, nawawalan sila ng pag-asa dahil walang anong. So ngayon ang lalaman mo na mayroong ganun, pauwi ka na, ano yan yung masasabi mo, sir? Siyempre po, masaya kasi at least heto pa ano, mayroon din panimula sa Pinas. Hmm. Lalo na ngayon na madalas na nagre-repat, wala na din pera. Kasi nawalan ng trabaho, na-terminate, na tao dito, na-extend na din yung na-expire na yung visa, ganun. At least kaya pa paano, meron pa rin matatanggap. Hmm. Saan ka sa atin, sir? Sa Leyte, Bisaya. Leyte, Bisaya. Bisaya dahil ka, sir? Opo. Pagiging Tagalog to, dito eh. Pag-iisod na Tinagalog ba? Mauman. Ikaw, sir, repat ka rin? Nakakuha ka na, nakabook ka na? Saan ka po sa atin? Cavite pa rin. So aware ka din doon sa na meron ganon. Ayun, kaka-interview ko lang doon sa isang kababayan natin. Hindi sa active UWA member. Pero may natanggap siyang $200. Ano yung masasabi mo doon, sir? Magandang tulong na rin yun. Kahit paano may pang-gastos na rin naman kung hindi ka na maghahanap agad. So, thank you doon sa pagbigyan mo natin. Pasalamatan natin, sir, yung DFA at saka yung DFA, ating presidente. Presidente natin. Tsaka yung embassy na dito sa UAE na talagang masisipin. Yan. Yan ang gusto ko marinig sa'yo, sir. Kasi negatibo na yung feedback maganda ng tao naman, sa maganda natin. Naman ang trabaho talagang tinatrabaho rin naman talaga ng ating
pangasiwaan dito. Sadyang hindi lang talaga kakayanin konting patients pa kasi hindi naman pwede sabay-sabay makakauwi. Iyon, yun tama sir. Makakauwi na rin. Okay, maraming salamat sir. Good luck sa'yo. Thank you. Thank you. Sana makabalik pa kayo dito sir ulit. No, para magkita-kita ulit tayo. Ayaw muna. Sige, matanong ko ba ako? Sa mga nag-report ba, may chance po bang makabalik? O ano? Yung isa, na-interview ko kanina, sabi niya, ban lang sila for 6 months. So, good news. Merong nagbigay ng statement daw sa kanya. Iko-confirm ko yan, sir. Ah, sige. Gagawan ko ng content yan. Na, sir? Ah, sige. Ma'am, ikaw, report ka rin, ma'am? Ano po yung, saan po kayo sa atin? Sa Cavite po. Pero mayroon ka ng ticket? Bali po, kami yung huling, kumbaga, last passenger na for the chance sinasabi. Pero hopefully na makakasama po kami. Oo, oh, hopefully. So aware ka rin doon natin na merong binibigay na cash assistance? Hindi po ako umaasa. Pero kung meron man, salamat. Sa paano kung sabihin ko sa'yo ate na meron tayong first-hand experience na ayun, binigyan talaga siya ng stepdaughter ko ng $200 kahit hindi siya active po member. Ako po, member po ako ng OWA. Oh, good! Kaya, ayun po, kaya po pinilit ko maging magpa-member, mag-renew kasi po, may nalaman ako kung hindi ka-active, may hirapan kang makauwi sa atin, gano'n. So, ginawa ko po ng paraan, nag-renew na po ako. Yun. Pabayad po ako sa pamilya ko, sa asawa ko, sa Pinas, para lang po ma-renew at mapasama ko. Tama. Encourage natin natin yung mga kababayan natin na maging active OWA member kasi benefit po natin yan. Kasi kung ano tanong man, yan lang yung insurance natin. Ano? Yun, napapasalamat pa rin ako. Kahit last hour, napasama po ko sa repatriation, natawagan po ako. Kasi kahapon, alas 10 na po ako natawagan. So, talagang thankful pa rin ako kasi isa kong sana natawagan at nabigyan ng chance na mapasama ko. Okay, good luck sa'yo ate. Makikita mo na yung family mo sa Pinas. Po, sobrang saya po kasi uwi ako ng maayos at nakapagpaalam ng maayos sa amin. Tapos kayo ng kontrata. Okay, salamat ate. Ingat. Salamat po. God bless. Po, okay. Huwag po mawala ng pag-asa yung mga kababayan po natin na nandito. Siguro po talagang nahirap man po. Alam ko, pinaramdaman ko rin po. Minsan ka naiiyak na lang ako kasi kailan ba makakauwi. Pero dadating at makakauwi nila. Sana po makabalik na po. So, ano naman yung may advice mo pa sa iba pang nating kababayan na susunod? Just pray lang po. Yung Panginaan ng loob. Siguro may dahilan bakit hindi tayo hindi pala tatawagan o konting patient po. Pero talaga naman, nararamdaman ko rin kasi yung pagkulit ko na lang sa pagtawag, sa pag-chat. Pero salamat na lang. Hindi man nila agad sinasagot. Pero nakasama pa rin po ako. Okay, wala nang pag-asa talaga. Tuloy lang po, laban lang po. Maraming salamat ate. Good luck sa'yo. God bless po. Okay. Anong ang pangalan mo ulit, sir? Emerson Rilampagos. Okay. Shoutout mo na yung family mo. Pauli ka na. O nga. Masaya nga din sila sa ano eh. Shoutout mo na sila. Share natin yung video mo sa kanila. Shoutout mo sila. Kumusta? Shoutout ko po yung mga kapatid ko, yung mama ko na nasa Leyte. Ma, pauwi na po ako. Okay, thank you. Sige pa. Shoutout mo na sa pamilya mo, pauwi ka na. Mga Buena Flor family, tsaka sa misis ko, sa apo ko. Ayun, hello. Maraming salamat. Diyan sa Cavite, pauwi na. Good luck, sir. Ano nga walang pangalan niyo, sir? Michael Buena Flor. Michael Buena Flor, okay. Misis naman po lang ako. Si ate, taga Cavite din to. Nakalimutan ko itanong yung pangalan mo, ate. Tansa po ako, taga Mindoro. General Trias. Di malapit lang po. Sa may tihera lang po kami malapit. Tinahera po. Anong pangalan mo, ate? Hindi ko nakalimutan ko itanong. Annalisa Bovera po. Oh, shoutout mo na yung family mo, ate. Sa mag-ama ko, ay sana po, uwi na. Salamat na lang at napasama ko sa repatriation. Makakasama ko na kayo. Yun lang po. God bless po. Salamat. Kita tayo pag nagbakasyon na po. Oo, malapit lang. Good luck sa inyo. Good luck. Okay po. Repat din kayo ate? Lahat kayo? Repat din po. Saan kayo sa atin? Cavite po. Saan yung feeling niya ate? Napauwi na kayo? Cavite rin kayo? Lahat kayo? Ay, hindi po. Halo-halo. Carmona. Ay, malapit. Kalapit kami na ito. Malapit ako. Kalamba. Malapit.
So excited na ka natin umuwi. Opo. Nagtagal din po na ban eh. Oo nga. So isa ka rin doon sa na-depress na hindi makauwi. Hindi naman po sobra. Ano yung may mabayo mo sa mga kababayan natin na ano, nag-iintay pa rin ng pauwi? Tawag-tawag lang. Constant follow-up sa industry. Kaya din po ate, pauwi na rin kayo. Kuryoso si ate, oh. Nahihiya. Shoutout mo natin yung family mo dun sa ano, Carmona. Hindi po nila alam na uyak. Hindi nila alam. Okay. Salamat. Thank you po. Ayan. Nakakuha po sila ng cash assistance galing sa ating DFA. Si Kelly, pauwi siya. Si Bro Alfred. Sino ibigay sa'yo, Kelly? DFA po. Thank you po, DFA. Thank you very much po sa DFA. Nagbibigay sila ng cash assistance para sa mga kababayan natin na nag-avail ng repatriation. Ito po yung first batch ng repatriation natin. Okay. Ayan, kahit pala hindi UWA member, kahit hindi UWA member, makakakuha ng $200. Hindi sa UWA, hindi sa active UWA member. So, ayos. Oh, yung mga kababayan natin kasi nagkakaroon ng doubt, ayaw mo eh dahil problema nga nila yung panggastos. Ngayon, meron $200 na ibinibigay yung DFA natin. Diba, Kelly? Anong masasabi mo? Maraming salamat sa DFA. Sila talaga yung nag-asikaso nito. Oo. Kumusta naman yung pila? Oo. Okay naman. Actually, sila na umiyak. Oh, yun. Actually, si Kelly umiyak pa nga to dahil na-cancel. Na-cancel yung flight niya. Tatlo, apat. Oh, yan. So, ngayon, pauwi ka na. Anong masasabi mo, Kelly? Ano? Excited. Masaya. Masaya. Okay, thank you. Pakinggan natin ang pahayag ng stepfather ng isa sa nag-avail ng repat. Good afternoon po sa lahat. Andito po kami sa Abu Dhabi Airport. At share ko lang po personal experience sa stepdaughter ko. Hinatid po namin siya kanina dito. Dumating kami dito 11:30 para sa repatriation po ng Philippine government by DFA. Awa ng Diyos naman po, yung process smooth na smooth po. Kumila sila hanggang sa makapag-check-in ng luggage. And ang kwento po ng anak ko, after mag-check-in, nag-check po sa immigration if meron po silang mga fines o meron pong mga pending na mga cases bago makalabas ng bansa. Luckily, wala naman po sa anak ko. After nun, binigyan na po siya ng boarding pass. But before sa boarding pass po, binigyan muna sila ng number para kunin po yung tawag dito, cash assistance from our government by DFA. Ano yan bro, ng cash assistance na yan? Sa UWA member? Hindi UWA member ang anak ko, pero nakakuha siya ng $200. Ulitin ko po, hindi po UWA member ang anak ko. And nakakuha po siya ng $200 from our government through DFA po. Ngayon po, boarding na po yung anak ko. And makakarating na po sa Pilipinas. Mahabang panahon po yung inintay ng anak ko para lang makauwi. And I'm glad makakauwi na rin po siya. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan, totoo po lahat yung sinasabi nila na meron po tayong repatriation flight and lahat po free. Plus, meron po pala, ngayon lang namin nalaman din na sinabi sa akin anak ko, meron pong totoo cash assistance, $200. Maraming salamat po DFA at sa Philippine government po. Yun lang po ang masasabi ko. Wala na po akong maano dahil sa sobrang tuwa para sa anak ko. Salamat po sa inyo lahat. Okay, salamat bro. Kitang-kita sa mukha ng ating mga kababayan ang saya na makauwi muli sa kanilang pamilya. Sabik na silang mayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat sila sa ating embahada at sa ating Pangulo dahil nakasama sila sa repatriation na ito. Nagpapasalamat din sila sa DFA dahil nakatanggap sila ng halagang $200 na magagamit nilang panimula pagdating nila sa Pilipinas. Dahil karamihan sa kanila ay nawalan ng trabaho, nagamit nila ang kanilang mga kaunting naipon sa pagbabayad ng kanilang penalties dahil na overstay na sila. At yung iba naman, pinang-upa sa kanilang pansamantalang tinirhan. Katulad nitong si Michael Binaflor na taga Cavite.
kaka-interview ko lang doon sa isang kababayan natin, hindi sa active po member, pero may natanggap siyang $200. Ano yung masasabi mo doon, sir? Magandang tulong na rin yun. Kahit paano may panggastos na rin naman, hindi ka na maghahanap ka agad. So, thank you doon sa pagbigyan mo rin. Pasalamatan natin, sir, yung DFA at saka yung DFA, ating presidente. Presidente natin, tsaka yung embassy na dito sa UAE na talagang masisipin. Yan, yan ang gusto ko marinig sa'yo, sir, kasi negatibo na yung feedback maganda ng tao naman, sa maganda natin. Naman ang trabaho talaga, tinatrabaho rin naman talaga ng ating pangasuhan dito. Sadyang hindi lang talaga kakayanin konting patience pa kasi hindi naman pwede sabay-sabay makakauwi. Iyon, iyon tama sa. Makakauwi na rin. Okay, maraming salamat, sir. Good luck sa'yo. Thank you po, thank you. Good. At payo nga rin ni Michael sa ating mga kababayan na kaunting tiis lang at kaunting tiyaga lang dahil tinatrabaho naman ng ating embahada at ng ating pamahalaan ang kanilang pag-uwi. Kami, gate 5. Nag-aantay na lang kami ng mismong flight namin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ako ng makabuluhang impormasyon at inspirasyon sa inyong lahat. Mega loud shout out kay Kelly at salamat sa mga videos.